Sa punong mga awit-awit David nang si Nathan na propeta ay dumating sa kanya pagkatapos na siya ay makapasok kay Bathsheba. Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong sapat na pag-ibig, ayon sa iyong saganang kaawaan, ay pawiin mo ang aking mga paglabag. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan at linisin mo ako sa aking kasalanan. Sapagkat aking nalalaman ang mga pagsuway ko at ang aking kasalanan ay laging nasa harapan ko. Laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin. Upang ikaw ay maging ganap sa iyong pagsalita at walang dungis sa iyong paghatol. Narito, ako'y ipinanganak sa kasamaan at ipinaglili ako ng aking ina sa kasalanan. Narito, ikaw ay nagnanasa ng katotohanan sa panloob na pagkatao at sa tagong bahagi ay iyong ipapakilala sa akin ang karunungan. Number 7, linisin mo ako ng isopo at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako at ako'y magiging higit na maputi kaysa niebe. Gawin mong marito ang kagalakan at kasayahan. Hayaan mong ang mga buto na iyong binali ay magalak. Ikubli mo ang iyong mukha sa aking mga kasalanan at pauwiin mo ang lahat kong mga kasamaan. 10. Dumalak ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob mo. Sa iyong harapan ay huwag mo akong paalisin at ang iyong banal na espiritu sa akin ay huwag mong bawiin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako na may espiritu nagnanais. Kung magkagayon, tuturo ko sa mga sumusuway ang mga lakad mo at ang mga makasalanan ay manunubalik sa iyo. Iligtas mo ako, O Diyos, mula sa salang pagtanak ng dugo. Ikaw na Diyos ng aking kaligtasan at ang aking dila ay aawit ng malakas tungos tungkol sa iyong katwiran. O Panginoon, buksan mo ang mga labi ko at ang aking bibig ay magpapahayag ng papuri sa iyo. Sapagkat sa alay ay hindi ka nalulugod kung hindi ay bibigyan kita. Hindi ka nalulugod sa handog na sinusunog. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa. Isang bagbag at nagsisising puso, O Diyos, ay hindi mo hahamakin. Gawan mo ng mabuti ang Siyon sa iyong mabuting kaluguran. Itayo mo ang mga pader ng Jerusalem. Kung gay malulugod ka sa matutuwid na alay, sa mga handog na sinusunog, at sa buong handog na sinusunog, kung gay iahandog ang mga toro sa iyong dambana. Nawa itagdag ng Panginoong Diyos ang kanyang pagpapala sa pagkabasa sa kanyang salita. Tutuloy na po tayo, mga kapatid. Ito pong Salmo 51, napakarami po kong paksain po dito. Pero ito po ay yung pagpapatuloy natin doon sa atin po na naging paksain noong Webes sa ating prayer meeting. At nakakahinayang po na hindi pa kumuha ng mga sustansya dito sa salmo na ito. At ngayon po ang atin pong bibigyan ng diin ay ang talatang 10. At ito po ay may kinalaman sa personal repentance. Ay kanina po ay merong magandang balita na sinabi si Cassandra na si Mayor daw ay si Mayor na bibigay ng pag-angkit. Kaya sa mga buboto kay Mayor, kuharin nito yung 500 para po sa inyo. Ano? Pero may mas magandang balita. Ano po? Yung mga Kristiyano, mga mananampalataya na parang nangihina na sabi nila Kristiyano kami pero akala namin kami ay ika nga ay okay na, magbabago na kami ng tuloy-tuloy, no? Kami magpapatuloy, babanal na kami hanggang lumilipas ang araw, kami magiging
banal hanggat tamay tumatagal sa buhay Kristiyano. Aba, bakit ang naranasan ko ay hindi ganun? Bakit ako'y patuloy na nagkakasala? Yan. Parang dahil doon, eh, gaya rin pala ako ng dati. Akala niya, eh, walang nabago sa buhay niya. Kaya may mga ganun sa maling pag-aakala ay natutuluyan, nalalamig. At sila ay umaalis na. Kasi nasabi ko na ito ay magandang balita sapagkat ang isang mananampalataya dito sa Psalms 51, gaano man kasama ang kanyang magiging kasalanan kung siya ay hinirang ng Panginoon, siya ay makakapagbalik sa Panginoon at hindi yung kasalanan niya ay hindi magiging dahilan para mawala ang kanyang kaligtasan kasi yun ang kalimitan. Sabi nga kanina ni Andrew, di ba, kapag mali yung doktrina mo, eh ito ay nagiging sanhi, no? Maling attitude, lalo tigit sa usapin ng kaligtasan. Kaya ang titulo nito ay Coming to God with a Cleansed and Renewed Heart. Ito po ay apply lamang sa mga mananampalataya. At ang bagay na ito, mga kapatid, ay nagdadala sa atin ng isang mensahe na ganito. The graciousness of God compels His children to be repentant. And by the way, yung kinuhanan natin ay aklat ng Salmo. At itong aklat na ito, mga kapatid, bagamat ito ay napakaraming chapters ito, pero mainam din po itong basahin sapagkat may mga bagamat ito sa Israel, pero may mga panalangin dyan na maya-apply mo rin sa iyong sarili. Ma-personalize mo rin. Gaya nitong Psalms 51 na ito. Isa pa, ito rin ay magpapabigay sa iyo ng encouragement na lalong sumamba sa Panginoon. Sapagkat isa nga ito sa mga dahilan kung bakit isulat ito. Sapagkat yung ipinapakita rito ang diwa ng pagsamba sa ating Panginoong Diyos na siya ay dapat sambahin sa kanyang mga katangian, sa kanyang kaputihan, sa kanyang kadakilaan, at sa kanyang pagkasoberano. Ito rin ay nagtuturo sa mga mananampalataya na ang wala sa Panginoong Diyos ay magdadala sa kapahamakan, ngunit ang magpapatuloy sa kabila ng kanilang mga kasalanan ay may kaginhawahang matatanggap at mga pangako, ng magandang pangako ng Panginoong Diyos. So, dito ay itinuturo sa atin sa mga talataan na it is God's will that we come unto Him to be cleansed. Sabi rito sa talatang 7, Purge me with hyssop and I shall be clean. Wash me and I shall be whiter than snow. Hyssop, ito po isang klase ng halaman. Hisopo, na may maganda po itong health benefits sa gumagamit ito. Pero nung panahon nila, sa templo, ito po'y ginagamit ng mga pari para doon sa ritual ng paglilinis. Linisin mo ako ng isopo at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako at ako'y magiging tigit na maputi kaysa niyebe. Diba nakita natin dito na si ano naman ang nagnanais na siya ay linisin ng Panginoong Diyos? Eh bakit sinasabi natin it is God's will that we come unto Him to be cleansed? Hindi ba yun yung will? Hindi ba yun yung gusto ni David? Eh bakit yun natin yung gusto ni David? Sabagkat siya ay mananampalataya at ang Espiritu Santo ay nasa kanya. At yun yung kalooban ng Diyos. Ano po ang patunay? Na yung kalooban ng Diyos ang nagbundok sa kanya
para naisin niya na mamanhikan sa Panginoon na siya ay linisin. Ito po, sa ano sa salita ito? Sa Isaiah or Isaiah 1:18, ang sabi nito ng Yahweh, "Come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool." Mismo ang Diyos, alam mo ang background na pangkong muna dito sa Tagalog, sa Isaiah. Ang background po nito, o yung konteksto, ito po ay dahil doon sa yung kanyang bayan. Diba? Ang bayan ng Diyos at Israel. Although hari sila, yung kaharian ng sa North, yung kaharian ng kaharian ng Israel, at yung sa South ay tinawag na kaharian ng Huda. Eh ito po ay sabi rito sa chapter 1, verse 1, ang pangita ay ni Isaias, anak ni Amos, na kanya nakita tungkol sa Huda at sa Jerusalem sa mga araw ni Usias, Jotam, Ahaz at Ezekias, mga hari ng Huda. Eh dito po, yung bayan ng Diyos, eh tinawag na nga sila ng Diyos, niligtas ng Panginoong Diyos. Pero, sila po ay patuloy na bumabalik sa kanilang mga kasalanan. Kasala sila. Dati yung kasamaan ng mga karatig bansa, eh ganun din yung kasamaan nila. Eh, kung maalala ninyo, di ba, meron dalawang syudad na binunaw ng Diyos bilang halimbawa. Walang mga mamamayan din ang natira at yung lugar na yun ay at yung hindi na matitrace. Eh, recently, sinasabi nila na ito daw ay not, doon sa, nasa Mediterranean Sea. Wala, kumbaga, na abot na ng Mediterranean Sea, wala nga doon sa kalupaan, yung trace ko. Dahil nakatiyak ko. O, ito to, oh. Pero magkagayon man, eh, dyan pinapakita kung gaano ang Panginoong Diyos na namumuhi doon sa kasamaan o doon sa kasalanan. Kaya ang, ano ko yung tinutukoy ko na dalawang syudad? Ang nakaalam. Wala. Ano sila? Anyone? Dalawang syudad na tunaw? Sodoma at Gomorrah? Ano ang kanyang pagpumuhi sa kasalan. And yet, dito, sa binasa natin, na 118 ang context nito, mayroon natin gano'n kasama itong kanyang bayan. Kaya, sa kasamaan nito ay binansagan siya ng pangalan ng Diyos. Nag-name calling sa kanyang Panginoon Diyos. At sabi dito sa verse 10, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon, kayong mga pinuno ng Sodoma. Makinig kayo sa kautusan ng ating Diyos, kayong bayan ng Gomora. Eh, hindi po ito literal na kinakausap ay Sodoma at Gomora, sapagkat wala na po ito ng panahon na yan. Panahon pa ni Abraham, kabilang napakalaki na ng pagita doon sa panahon na ito. Isaias, 10 taon na naging pagita po nila. Pero, bagamat yung Huda, sabi kasi rito, sa verse 10, bayan ng Gomora, tapos pinuno ng Sodoma. So, pinapakita lang doon na itong kanyang bayan ay hindi siya, wala siya pinagkaiba, ika nga, sa kasamaan. And yet, pinagsisi ng Panginoong Diyos. Yun bang Sodoma at Gomora? Eh sila ba ay nagsisi? Hindi. Nangangaral doon si Noe. Kaya nga, si Noe, eh,
si Lot pala, no? Sorry. Nangangaral doon si Lot. Siguro, sa mga ilan lang, no? Wala namang kasintala na nangaral si Lot. Pero syempre, bilang siya'y mananampalataya sa Panginoon Diyos, naniniwala ako na kahit paano ay nakakapangaral din si Lot doon. Pero magkagayon, ma'am, ano? Ito ang kaibahan. Walang pagsisisi doon sa hindi naniniwala sa Panginoon Diyos. Kahit na sila ay, yun ang punto ko, no? Kahit na sila ay sabihin mo, kung hindi sila hinirang ng Panginoon, kung hindi sila sa Diyos, kahit sila sabihin mo, manumbalik sa Panginoon, hindi sila manumbalik sa Panginoon. Pero, nararapat na sabihin pa rin. Alam mo, alam ng Diyos, pero kung hindi mo pala alam, kung siya'y magbabalik loob sa Diyos. Pero, ikaw, magtatry ka na panumbalikin mo. Maging instrumento ka ng pagpanumbalik ng tao doon sa Diyos. Dahil di mo naman alam kung sino yung mga hinirang ng Panginoon. And yun yung duty mo. Ikaw ay magpaalala. You are a watchman to your fellow. Of course, meron kang reward sa Panginoon. Kung tumugon man o hindi, naghihintay na reward sa iyo, Panginoon. So, huwag sasama ang loob mo kung ikaw ay makatanggap ng negative reaction sa iyong pagbabahagi ng magandang balita. Kaya sabi nga, bago mo ibahagi ang magandang balita para ma-appreciate siya, yung masamang balita muna, di ba? Yung siya ay makasalanan. Na siya ang patutunguhan niya ay kapamakan. Unless na siya ay magsisi, hindi siya makakatanggap noong buhay na walang hanggan. Iyan po yun. So, dito sa ating paksay na ito, mga kapatid, ay itinuturo lamang sa atin ang isang napagandang bagay na ang Diyos ay punong-puno ng biyaya para sa atin. Na siya ay naghihintay sa atin na magsisi sa ating mga kasalanan. Ito po ay, ito yung katotohanan. Ikaw ay talagang palaging magkakasala. Pero, dahil ikaw ay nasa laman pa eh. Itong laman na ito, gaya ng binasa kanina sa Romans 8, itong laman kasi na ito ang promotor, ikaw, para ikaw ay magkasala. Pero yung sinasabi kanina do sa Romans 8, yung will, kasi nandun yung spirit eh. Yung spirit, yung kaisipan mo, yung mind mo pala, yung, di ba sabi mo, ayaw mo ng kasalanan na ito. Nasa spirit mo yun. Kasi binago na yung spirit mo eh. Naridin na yung spirit mo eh. Ito rin yung dahilan na mga kapatid. Ito yung iniisip kong dahilan na kung bakit sa Old Testament, di ba may panalangin ito si David na huwag mong alisin ang iyong espiritu sa akin. Yan, sabi sa verse 11, cast me not away from thy presence and take not thy Holy Spirit from me. So, merong kaisipan noon, at yun naman ang totoo, na yung banal na espiritu umaalis doon sa pinasukan nito. Kaya, ano naman sa bagong tipan? Sa bagong tipan, hindi na po umaalis. Eh, bakit? Bakit nagkaroon ng pagbabago? Eh, sapagkat, yung espiritu mo, na-redeem na. Eh, nung panahon nila, wala pa yung redemption. Ang Panginoon sa Kristo, nung panahon na yun, eh, hindi pa nga nagkakatawang tao, hindi pa siya nagpapakasakit, hindi pa siya namatay doon sa cross, at hindi pa siya na bumangon mula sa lilingan. So, wala pang talagang redemption ng Panginoon sapagkat ang kaligtasan ng Old Testament people ay kapareho ng kaligtasan natin. Pagkutubos ng ating Panginoon sa Kristo. Dahil redeem na yung ating spirit, nandoon ang Holy Spirit. Sa ating spirit po, nasa atin. Kasama natin, kaya hindi na siya alis. Kaya tinatawag siya earnest deposit or down payment ng katiyakan na mamanahin natin ng ating ang pinangako na buhay na walang hanggan. Kaya nga,
Mga kapatid, ang bagay na ito ay nag-uudyok sa atin. Na sa kabila na tayong nagkakasala tayo, hindi mautanggi na ang loob. Hindi tayo malalamig na parang ayaw mo na magsimba. Eh, kasi ayaw din naman na kasalanan mo, nauulit yung kasalanan mo. Ay, tinulit-ulitin mo ng pagiging tawad sa Panginoong Diyos. O, sapagkat ikaw ay kanyang anak, ay din ang biyaya. Hindi na huwag sa biyaya ng Panginoon. Tandaan mo yan. Kaya, lalapit ka sa Panginoong Diyos. Anyway, kaya ka na nagkakaroon ng guilty feeling dahil sa Holy Spirit na nasa iyo. Kung wala ang Holy Spirit sa'yo, hindi ka magkakaroon ng guilty feeling. Kaya, ito yung magdadala sa'yo para magpuri sa ating Panginoon Diyos. Magbibigay sa'yo ng lakas ng loob na sa kabila na ito ay makasalanan, ikaw ay patuloy na maglilingkod sa ating Panginoon Diyos. O eh, ano ba yung kasalanan mo na iniisip na matindi? O mas matindi pa itong kasalanan ito ni David. Eh, tanong ko sa'yo, kung ba'y pumatay na? Hindi pa naman siguro, ano? Eh, si David pumatay na eh. Pero, so murderer, si David. Pero, ano ang ginawa niya? Nung siya'y i-rebuke ng manar ng Diyos, si Propeta Nathan, ano ginawa niya? Tagyat na siya ay humingi ng tawad sa Diyos. Siya'y nanumbalik sa ating Panginoon. Kaya, kung ikaw, hindi ka magsisisi sa sa'yo ang mga kamalian, sa'yo mga kasalanan, eh, may tawag kami dyan, parang disfellowship. Nawawala yung pakiramdam mo na ito ay may fellowship sa Panginoon. Pero, of course, hindi ka bibitawan ng Panginoon Diyos. Pangako yan, di ba, sa John? Yung tupa ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa Kristo, walang makakaagaw sa kamay ng Panginoon. At pagkatapos, dinoble pa niya, walang makakaagaw sa kamay ng Panginoon. Panghawakan mo ang pangako ng Panginoon. Huwag mong tularan kasamaan ni David. Ha, di ba? Anyway, ako nung may panatag, hindi ko gagawin. Ang tularan mo, yung ginawa ni David sa kabila ng kanyang kasalanan. Siya'y lumapit sa Diyos. Naglakas loob siya na lumapit sa Panginoon Diyos. So, naalala ninyo? Naalala ba ninyo yung parabola ng Panginoon sa Kristo? May dalawang wika na nanalangin? Isang pariseyo at isang publikano. Yung pariseyo, inisa-isa niya yung mga mabuting gawa na kanyang ginawa. Maging doon sa pinakamaliit na bagay ng kautusan, ay ginawa niya. Yung publikano, sabi pa nga niya, O Diyos, pinasasalamatan kita dahil hindi ako kagaya ng publikano na ito kasi ganito ang aking mga ginawa. Nasunod ko ang iyong mga kautusan. Yun ang mga publikano, nandun din. Nanalangin, pero hindi makatingin sa taas, kundi dinadagokan ang kanyang dibdib. Diyos ko, maawa ka sa akin. Mahabag ka sa akin, isang taong makasalanan. Ano sabi ng ating Panginoon sa Kristo? Sino yung na-justify or inaaringganap? O sabihin natin, kung inaaringganap kasi, nandun yung pagpapatawad ng kasalanan. Sino daw? Yung bang sumusunod sa kautusan? Hindi, yung isa, yung makasalanan. O, kaya gaya na sinabi ko nung sa inyo, hindi ang makapag-justify sa tao, kasi pag sinabing justification, lalo na sa spiritual, we are justified by faith, sabi sa Bible. Pag yung justification by faith, ibig sabihin, kaligtasan na yun.
yung pareseyo, hindi na justify. Eh, iharap niya sa Panginoon, iharap niya sa Diyos. Ito ang mga ginawa ko, kaya panatag siya. Salamat sa Diyos. Ito yung mga nagawa ko. Bakit ba pasalamat? Sapagkat inaakala ng pareseyo na siya ay mayroong kaligtasan sa Panginoong Diyos. Pero sabi ng Panginoon, ang na-justify, yung makasalanan. Oh. Nakita niyo na? So consistent. Yung ating pagpaliwanag doon sa Matthew 19, na hindi talaga yun ang nais ng Panginoon na iparating sa lahat. Yung na-exclusive lamang na kinakausap. Yung mayamang binata. Okay. So, ang hatid lamang natin mga kapatid sa tungkol dito ay ano ba yung pwede nating gayahin kay David? Eh yung sinabi ng David na siya rin natin sasabihin sa Diyos. So, what should you say to God? Cleanse me. At pangalawa, restore me. At yan ay ating palalawakin pa kung loloobin ng ating Panginoong Diyos sa mga susunod nating pananambahan. Tayo ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sapagkat muli Panginoon ay ipinaalala niyo sa amin ang aming katatayuan na sa kabila ng kaming mga kasalanan, nandiyan ka po sa iyong kabutihan, sa iyong mayamang habag ay handang tanggapin kami at naghihintay na kami ay humingi ng tawad. Salamat po, Panginoon, sa assurance of salvation na tinanggap namin dulot ng eternal na visa na ginawa ng aming Panginoon sa Kristo. At naway ang bagay nito ay mag-udyok sa amin upang magpatuloy sa kabila ng aming mga kahinaan. Ito'y gagawin namin sa tulong ng Espiritu Santo sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen.